Hello, kamusta kayo? Ako si Tops and welcome to my channel. So, sa video ng to, pag-uusapan naman natin ang guitar amp na to. Ito ang custom KG212FX. This is the KG212FX of custom guitar amplifier siya. So, 30 watts guitar amp, solid state. So, ibig sabihin, hindi siya gumagamit ng tube or vacuum tube. Meron siyang dalawang speaker. So, dual stack siya na parehong 30 watts each. And 12 inches. Tapos, meron siyang dalawang channel. Meron siyang overdrive channel, tsaka clean. Meron siyang switch or button para sa paglipat mo ng channels. Meron din siyang available slot para sa foot switch para magamit mo ang foot switch makapaglipat ka ng channels ng amping to. Meron din siyang equalizer, yung tatlong knob siya for bass, for mid, and for treble. Meron din siyang built-in effects. Pwede kang mamili if gagamitin mo ang delay or gagamit ka ng reverb. Then meron siyang bukod na switch para sa on and off ng calls. Meron din tayong auxiliary in. So pwede kang magsaksak dito ng cellphone or player para makapag-play ka ng music. Lalabas din ang tunog dito sa speaker. Masasabayan mo siya with your guitar. Meron din tayong headphones. So basic, para makapag-headphones ka. So, nawawala ang music sa speaker niya. Nawawala ang paglabas ng tunog sa speaker niya. Lumilipat siya sa headphone if gagamitin mo ang headphone dyan. And ito ang power switch. Yun. So, okay. Tingnan naman natin ang nasa likod niya. Okay. Ito naman yung likod ng ampli. So, kita niyo naman. Dalawang speaker. 30 watts na 12 inches. Ito ang power socket niya. So, ginagamitan siya ng parang pang PC na power cable. So, hindi niyo po problemahin ito. External speaker. So, pwede ka magkabit ng external speaker dito na 30 watts din. So, ano to? Amplified to. Hindi siya preamp. So, ang next natin ay effects loop. So, kung gagamit kayo ng effects loop para mas maganda ang tunog ng external effects nyo, so meron siyang return and send. Then, meron tayong foot switch na jack. So, ito yung sinasabi ko na jack na pwede nyo sasakan ng foot switch control para makontrol yung channel na gagamitin nyo sa amping ko. So, yun na siya. Napansin nyo, wala siyang line out. So, normally, pwede nyo gamitin ang effects loop sa line out. So, sa send. So, kung gusto nyo gumawa ng line out papunta sa house sound system, pwede nyo gamitin itong send as a line out. So, yun na yun. Nasa likod niya. So, testingin naman natin ang tunog. Okay, testingin natin siya. Gamit ang tarakong Les Paul na ano yan? Last feel. So okay, naka-clean siya. Sa clean channel lang tayo. Naka-off ang effects. So, clean lang. Direct line. Mula sa ampli, papunta sa gitara. Okay? So, testingin na natin. Okay, this time, clean pa rin tayo, pero naglagay na tayo ng reverb. Okay.
this time, naka-clean tayo, naka-reverb tayo, nag-add naman ako ng chorus. Time, ganun pa rin. Sa clean channel tayo, naka-on ng chorus, pero instead of reverb, nilagay na natin siya sa delay. Now, punta naman tayo sa drive channel. So, naka 1/4 ang gain control. Sige natin. Nilagay ko lang sa kalahati ang gain control niya. Ang gain niya nasa half. Feedback to. Sulit ba tong ampling to? Para sa inyo ba tong ampling to? Para sa akin, thumbs up. Sulit to. Bakit? Unang-una, presyo niyan. So, nasa around 16,500 yan. More or less. Pesos. So, kung compare niyo siya sa mas branded na
ng mga athlete tulad ng Marshall, PV, siguro magdadagdag ka pa ng mga 10,000 to 15,000 pesos. So, yun yung difference niya, malaking pera na rin, di ba? So, ito, 30 watts, dual stack. Ang tingin ko nga dito, 60 watts to eh, or 30 watts na dual channel. Kasi, dalawang speaker niya na 30 watts pareho. So, pagkakaalam ko, pag ano ng speaker mo, dalawa, i-aan mo siya. So, magiging 60 watts dapat para ma-i-drive yung speaker na yun. So, yun sa akin lang. Pero sa tunog, parang hindi lang siya 30 watts. Ang lakas niya eh. Malakas siya actually. Nagamit ko na siya sa rehearsal kasi may kasamang drums, may kasamang bass, may kasamang ibang instrumento. Hindi siya natabunan. So, para sa akin, okay siya. And then, yun. Meron ka pang built-in effects, di ba? Meron kang clean tsaka drive channel. So, dual stack. Saan ka pa, di ba? Para sa akin, sulit ang Abli na to. Ano na ako dito? Kumbaga, kontento na ako. Yan. So, sana makatulong sa inyo yung review to. At kung nagustuhan nyo yung content, click nyo lang yung subscribe button. Then, ring nyo na rin yung bell para sa susunod ng mga bagong video tungkol sa mga guitar chuba-chuchu eh, may form link kaya, di ba? So, yun lang. So, meron akong previous videos na ginamit ko lang ay itong Ampling to. Barely. Na ito lang talaga. Rekta. So, link. Ayan ang link. Click nyo lang. So, okay. Sa susunod, alam.